Number three, integrated services for livelihood advancement of fishers folks o isla. Ang proyektong ito ay para sa mga munisipalidad o bayan na mga pangunahing kinabubuhay ay pangingisda. So tinutulungan din ng gobyerno yung mga small fishermen. For cash for work program, ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development SWD na kung saan sa ilalim na ito ang mga biktima ng kalamidad o mga evacuees ay bibigyan ng kabayaran kapalit ng serbisyong kanilang isasagawa o pagtulong sa panahon ng rehabilitasyon at reconstruction ng mga nasalantang lugar. So, tinutulungan ng DSWD yan. So, tunay nga maganda ang mabatas programa at proyekto ng pamahalaan para sa informal sector. Ngunit, ang kaukulang implementasyon nito para sa kapakanan ng mamamayan at kabuuan ng ekonomiya ng bansa ang kinakailangan mabigyan ng kasiguraduhan, kinakailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang makamit natin ang minimithing pambansang kaunlaran. Gayunpaman, hindi rin natin masisisi ang mga tao kung sila ay magiging bahagi ng informal sector sapagkat ayon nga kay Bernabe Villegas, isang kilalang ekonomistang Pilipino, gugustuhin pa nga ng tao ang lumabag sa batas kaysa magutom o mamatay. Kung kaya't, upang maiwasan ito, marapat lamang na ang mamamayan at pamahalaan ay magkaisa para sa implementasyon ng magagandang batas, programa at patakarang pa-ekonomiya para sa kabutihan ng lahat. So, para di maabutin itong informal sector, so ang mabuti niyan, mag-aral ng mabuti habang ikaw ay nabubuhay. So, kung wala man na magpaaral sa iyo, nandyan man, mayroong pwede ka mag-self-supporting, meron din ng tayo mga foundation, magpatulong sa mga taong, yung mayaman para tulungan ka. So, kung talagang gusto mo na makatapos, may paraan. No, na kapag tapos ka na pag-aaral, kung ayaw mo, wala kang pangarap sa buhay, marami kang dahilan. So, yun ang sinasabing katamaran. So, ang mga taong tamad, walang pangarap, so walang diskarte, kaya patuloy pa rin naghihirap. Sana naman, magkaroon tayo ng tinatawag na pangarap sa buhay para maiwasan natin ang masadlak sa informal sector. So, subalit, makatulong rin ito sa iyo someday kung ikaw halimbawa gusto maging self-employed. So, sa malinis na paraan, no? Dapat is hindi walang informal sector, dapat magbayad din ng buwis. So, I hope marami kayo matutunan o natutunan sa araling ito at paunla rin natin ang ating bansang Pilipinas sa pamagitan ng pagsisikap, tiyaga, sipag, no? Talino. So, dyan daw tayo asenso ayon kay Senator Manuel Villar noon. Sipag, sikap, tiyaga, talino. Dyan ka asenso. God bless. At kung di pa nakasubscribe sa aking channel, i-click ang subscribe at i-like ang button at comment. Thank you once again. God bless.